Oh, boss, dahil maulan, tayo ano lang, pitik-pitiklaan tayo, kaya anong basa dito, bagyo. Bagyo ka lang. Gagawa ako. Gawa muna tayo ng shock. Yan, ito nga pala mga boss ay front fork ng Honda Beat. So yun, papalitan lang ito ng oil seal. Sa pagpapalit ng oil seal, pare-parehas lang naman yan. Yun, tanggalin natin yung allen bolt doon sa ilalim gamit ang impact wrench. At ayan, kapag natanggal na yung allen bolt sa ilalim, yan, patuloyin nyo yung langis. Kasunod mga boss, hugasan nyo na rin. Kapag hindi nyo hinugasan, syempre madumi, mas maganda hinuhugasan nyo ng gasolina. Gasolina ang panghugas ko mga boss. Yung iba, depende sa style ng paghugas sa akin. Gasolina lang tapos hahanginan natin. Pagkahangin mga boss, patutuin lang tapos yun. Saan natin tatanggalan siya ng oil seal na luma. So dito, ayan, puro gasolina lang kasi maitim na nga yung loob. Saka marami ng mga dumi-dumi doon sa loob niya. Kaya kailangan linis na linis bago palta ng bagong oil seal. Kasi pagka hindi nyo nilinis yan, madumi pa rin. Mabilis masira yung oil seal mga boss. Isa sa itinatagal niyan yung malinis na paggagawa mga boss. Ayun, sasabihin ng iba, malinis baga ang dumingani ng likuran mo. Eh mga boss, iniutay-utay ko lang kasi nagtambakan nga yung gawa nung nakaraan ay hindi tayo makapaglinis. Pero sa quality ng gawa mga boss, nililinis natin yan na maigi para tumagal nga yung pyesa mga boss. Ano? Kailangan malinis. So dito tinatanggal naman natin yung cup. So marami namang mga special tools na ginawa na. Marami na kayong makikita para sa ganyan. So ito, DIY lang natin to mga boss. Yan, yan naman. Marami na nga ang gumagawa niyan mga boss. Kalat na yung paggawa ng mga special tools na yan. So kanya-kanyang discarte na lang mga boss. So sa akin, kasi madalang naman tayong gumawa ng mga ganitong pang underbone mga boss, no? Kaya yun, ganyan lang yung tools na ginawa natin. So pagkatapos niyan mga boss, susungkitin na natin yung snap ring. Meron kasing snap ring yan dyan sa ilalim, kaya ginagamitan natin yan tools na pantulak para hindi tayo gaano mahirapan. So kasunod niya mga boss, pag natanggal natin yung snap ring yun, magpapalit na tayo ng oil seal yan. So pag tinanggal nga ito mga boss, ang gagawin natin dito, natanggal na natin yung snap ring, ano, huhugasan natin ulit yan mga boss, kasi nandyan pa rin yung dumi niyan sa loob. So sa pagtatanggal ng snap ring mga boss, may pagkakataon na medyo matigas to, sumasabit. Minsan naman, yun depende sa diskarte. Kung napaangat nyo na, mas mabilis na. Pero pagka hindi pa, dalawang screw ang ginagamit ko dyan mga boss. Minsan kasi mahirap. Pero minsan mabilis lang. Depende nga, depende minsan. Pagka, depende sa pagsungkit. Minsan sumasabit, minsan hindi. So yan, natanggal na natin mga boss. Oh, tanggal na yung kanyang snap ring. So kasunod dito mga boss, yun na, tatanggalin natin yung tools. Tapos yung spring lalabas na dyan, huhugasan natin. And yun, gawan, sabi ko nga mga boss, sa panggagawa ng ganitong front fork, medyo maabala ito kasi iba yung oil na gamit dito. Medyo matagal siyang linisin, kaya ang ginagamit nga natin mga boss ay yung gasolina. Gasolina yung ginagamit natin para mas mabilis siyang malinis. Tapos pagtuyo, pwede na natin siyang lagyan ng bagong oil seal, tapos lalagyan natin ng bagong langis. Yan dito, syempre hugas-hugasan natin. Minsan naman pag sobrang dumi, meron tayong parang palanggana dyan mga boss. Pero pag ganito lang, hindi naman kadumihan, pinasisirita na lang natin yan ng gasolina para mabilis tayong makatapos mga boss. At kasunod dito mga boss, may nakita tayong mancha. So kuha lang tayo ng liha, yung liha na hindi gaanong matalas, para matanggal lang yung mga mancha-mancha. Yan, meron din kasi minsan yung mga parang mga hairline or yung guhit-guhit. Mas maganda ay lilihahin nyo rin yan ng manipis, kasi pagka hindi ninyo pinuksan ng mga boss, ano, may mga butlig-butlig, may mga matatalas sa parte, paglagay nyo ng oil seal ay masisira rin agad. Hindi tatagal yung lifespan ng oil seal mga boss. Kaya ang ginagawa ko dyan, so sa ganitong diskarte mga boss, ang ginagamit nga natin ay yung liha na pinakamanipis mga boss. Ano?
pag hindi nyo kinumita ng liha, so pag nilinis, kailangan punas-punas. Tapos pag may nakita pa kayong hairline, mga boss, pwedeng padaanan ulit. Pero kung okay na yun, at sa tingin nyo hindi na makagasgas ng oil seal, ay pwede nang ikabit yun, mga boss, no? Tapos dito, tanggalin muna natin yung kanyang oil seal. Yun. Tapos susungkitin yan, mga boss, no? Pag sungkit natin, may snap ring pa rin yan dyan sa oil seal. Tapos kasunod yan, susungkitin natin. Sinusungkit, depende sa pagsusungkit yan, mga boss, depende sa mga tools. Ako walang special tools na ginagamit dito. Pag hindi screw, yan, open lang ginagamit natin, mga boss. Yan, kapag kaganyan matigas, ay hindi ko pinipers yan, mga boss, kasi may tendency na mabasag yung pinaglalagyan ng oil seal, kaya ginagamitan natin ang mahiwagan technique. At yun, pag nasigurado natin na medyo malambot na, saka natin sikwatin, mga boss. Sinasapinan ko rin siya ng basahan para pag sikwat natin ay hindi magkakatama yung aluminum. So yun, malapit na, umaangat na, mga boss, at ayun na. So meron mga special tools dyan, mga boss, ginagawa sila, pero ako hindi na, kasi ano nga, kasi ano, medyo madalang, puro makina yung ginagawa natin, kaya hindi na rin ako makapag-asikaso ng special tools. Kaya yun, sinusungkit lang natin ng maingat para hindi lang masugatan yung aluminum o yung alloy, yung outer tube, yung front fork na yan, mga boss, ano. Tapos yan, hinuhugas-hugasan ko lang ulit. Pagkatapos ng hugas-hugas, patutuyuin lang natin. Tapos yan, magkakabit na tayo ng oil seal. Sa oil seal, mga boss, may mga discarder rin tayo dito, mga boss, ano. Pinuputulan natin yan ng spring, yung kanyang oil seal. So yan, huhugasan ko muna yung dust seal. Kasi yung dust seal naman ito, mga boss, maganda pa, kaya hindi muna natin papalitan. Yung oil seal lang talaga may problema. So dito, sa oil seal tayo, mga boss. Yung oil seal, puputulan natin ang spring. Ayan, sa pagputol ng spring, mga boss, hanapin nyo lang yung dugsungan. May dugsungan yan. Pagka nakita nyo yung dugsungan, pihitin nyo pa kaliwa, parang nut and thread lang yan, mga boss. Tapos putulan nyo yung spring, tapos saka nyo ibalik. Pagbabalik, mga boss, ayan, ipasok nyo lang ulit, tapos pihitin nyo lang ulit pa kanan. So yan, pag naibalik nyo na, okay na yan, mga boss. Pagka mga ganyan diskarte, tatagal yung buhay nung pagkaagawa nyo, mga boss, gawa ng syempre masigip yung oil seal. Pagka hindi nyo sinigipan, tapos may kaunting hairline, medyo magtatagas agad yun, magmo-moist agad. Kaya ang ginagawa ko, mga boss, yan, ganyan. Tapos, pag naputulan na, lalagyan natin ng krasa na malinis, tapos saka natin ilalagay, ibabalik natin. Basta sa paglalagay, mga boss, lagyan nyo lagi ng lubricant, mga boss, yung pampadalas, gawa ng para kasi guma yan. Pag hindi nyo yan nilagyan ng grasa dyan sa outer, sa ado sa kanyang lip, medyo mahihirapan kayong magpasok hanggang sa mapersa yung oil seal. Medyo tagilid minsan, kaya para pantay ang pasok, lagyan nyo ng grasa, tapos kumuha kayo ng kasukat na bilog. Tapos ang ginamit ko dyan ay bala ng sakit 24. Tapos yun, pinukpok natin, and then yun, okay na yan, mga boss, lapat na yan. Ang kasunod naman, mga boss, is snap ring, tapos yun, dust seal. So pagkatapos yan, mga boss, ay ikakabit na natin doon sa kanyang outer tube. Ayan, malapit na matapos, mga boss. O, alin ulit ang ilalagay natin. Tapos, higbitan natin ng impact wrench, mga boss. Pagkatapos niyan, kasunod niyan, mga boss, ay langis. Yung langis, mga boss, may kanya-kanya sukat yan, mga boss. O, depende sa inyo. Tapos, yung viscosity ng langis, sa akin, 2040 ang ginagamit natin, mga boss. 2050 minsan, depende sa gusto nyo sa laro. At yung iba, 30. Basta kanya-kanya yan, mga boss. At saka yung dami pagkalagay ko, mga boss, ano, tinitesting ko pa yan bago ko isara ng panibago. So yun, ganun tayo magawa ng front fork ng mga ganitong underbone. So yan, kasunod dito, mga boss, yan, itatakip na natin. Pagkatakip, okay na yan.
Yan, yan. Hanggang dito lang mga boss at sana may natutunan kayo. Kahit marami nang nakakaalam nito, kanya-kanyang discarding ang mga boss kung paano magpalit ng oil seal ng front fork. Anumang motor yan, basta may oil seal, putulan nyo yung spring. So yun mga boss, hanggang dito na lang.